Kamusta kayo mga ka-motor P? Bali, may tutorial nga tayo ngayong araw na ito. And kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe and hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos o tutorial na bagong i-upload ko. So, bali, umpisa na nga natin to. Tatanggalin natin to, mo-modify natin siya, gagawin natin black, lalagyan natin ng eye line, tapos eagle eye dito. So gawin na natin to, tapos paklasin ko muna to. So tanggal na muna nga natin to. Baklasin natin to, tapos tanggalin natin to. Papalitan natin. Ito yung kailangan natin baguhin. Ito yung papalitan natin. I-modify natin to. So, bali, spray lang natin to ng primer, no, mga ka-motor P. Hanggang sana. Tapos, spray natin ng flat black maya. So, bali, ito nga mga ka-motor P. Ini-spray na natin siya ng flat black. So, hintayin na lang natin siya mamayang matuyo. Tapos, bali, kinat ko na nga rin pala siya, no, para doon sa paglalagyan natin ng eye line. So, inano ko siya ng lagaring bakal, tapos kinutter ko yung bawat gilid niya para mag-ano yung eye line natin. So, ito na nga mga motor pin. Hintayin na lang natin siya matuyo mamaya, tapos gawin na natin. So, guys, ito nga. Tapos na natin pininturahan to, no. Bali, tuturo ko lang sa inyo kung paano tayo mag-install ng eye line dito sa ating smiley. Tsaka magkakabit rin tayo ng eagle eye. Both eagle eye ang ikakabit natin dito. Maski sa flasher natin eagle eye. Bali, tuturo ko na rin sa inyo guys kung paano, di ko na kinuha nun sa pag-video, no. Bali, binutasan ko na rin siya dito. Niligarin natin to na lagaring bakal. Tapos kinater ko lang to. Ito, kinater lang natin yan. Pareho. Kinater lang. So, i-install natin itong eye line. Tapos, ulang eagle eye. Kulay yellow na eagle eye. Ito, pareho natin ikakabit dito. Bali, AC na muna natin. So, ito guys, itong eagle eye na to, bali, kakabit na natin siya dito. Dito. So, salpak natin siya dito. Bali, mayroon nga tayong kailangan na guys. Ito, gaya nito. Gaya nyan. So, goma lang ito na guys, bali ginupit ko yung mga lumang interior, binutasan ko na rin siya para ikakabit natin siya dito, dito para pag sinalpak natin dito sa ano ng smiley natin, eagle eye, meron siyang pang ano para hindi pasukan ng tubig, no. So kailangan rin natin ito. Yan. Washer. Dapat yung washer natin, yung sakto dito sa butas nito guys. Magkakasya dyan. And then, magkakasya rin siya dito. Sa likod. Yan. Para fit na fit yung pagkakaan natin. Lapat na lapat siya. So, bali, gawin natin. Install na nga natin to. No guys, share na natin. Kabit na muna natin tong rubber. Bali nga itong install natin ng mga ka-motor fee.
ay simpleng light installation lang tayo. Bali sa susunod na lang natin gagawin yung para kung sakali man na yung eyeline na pwede sumabay sa pag pagpa-flasher niya. Yan. Tapos isa pang goma lagyan natin dito. Tapos kabit na natin itong washer. Tapos yung bolt. Bali, ano yun lang natin siya na para skipan. Yung tamang skip lang ng mga ka-motor fee para huwag nyo masyadong pa-skip kasi may mga times kasi na may mga ibang eagle eye itong thread nya humihiwalay dito, humihiwalay dyan na parang napuputol. Kaya yung tamang skip lang. Install na natin yung isa. So, dito naman sa kabila. Naman tayo sa kabila na guys. Kabit naman natin tong isa. Palitan lang natin ang konti ito. Kabit na natin. Tapos kabit natin itong isa naman. So yun, kabit na natin. Pag ganyan siya, parang ganyan. Tingnan na isa naman. Tapos tong isang washer. Itong nut. Yun. So yan guys, nakabit na nga natin. Yan siya. Yan. So sunod na natin yung eyeline natin. So, kakabit na nga natin siya dito. Bali niya. Kakabit na nga natin dito. Thank you.
Bali guys, ito nga pala. Ito yung bracket dito sa natin, nakabit ko na rin siya. Kumbaga, yung ano nito is ito, pakita ko sa inyo. Ito. Ito yung bracket niya para dito. Kumbaga, kinulayan ko na rin siya at sinama ko na dito sa pagkulay natin, pagpitura dito. Dito yung butas niya para lagyan ng tornilyo. So, ginawa ko para mas maayos siya mano, binutasan ko siya dito. Para may lagay yung tornilyo at may kabit natin ng paganyan dito. Paganyan. Ganyan. Kasi kung paganyan natin, kung dito natin siya ano sa tornilyo, mahihirapan tayo na ikabit yan. Tapos, yung ano na itong eyeline natin dito, bali nakaganon siya. Hindi siya makikita ng maayos. So, ginawa ko, binutasan ko siya dito sa itaas. Tsaka ako tinornilyo dito. Ha? So, yun. Bali, ganyan nga. Nakabit na nga natin. Aayusin na lang natin siya dito. Yan. Mga ka-motor feed. Bali, ganyan siya. Bali, dito. Ididikit na lang natin to. Dikitan na lang natin ng glue stick or mighty band. Pwede siya. Pero mas maganda kung mag-glue stick nyo siya ng maayos na hindi masyadong kita yung ano sa loob. No? Gagamit tayo ng glue gun. Painitin lang natin muna to. So, bali nga guys, bali te-testing muna nga natin, no. Bali, ang ikakabit lang natin dito, dahil simple nga lang naman to. Test, ang pagsasama lang natin is itong park light natin. Yung pula ng park light natin. Kasi itong dito sa may flasher, hiwalay ito eh. Hindi ko naman iiyano to. Gusto ko lang munang itry. Isama na rin natin itong ano, bali yung kulay yellow nitong eyeline natin, yung kulay yellow, yun yung positive ng eyeline natin, tapos yung white, ito yung negative. Bale, ito testing lang muna natin, no guys. Ay, hindi na itong battery ang gagamitin natin. Bali, gagamit na lang tayo nito. Pang testing natin kung may ilaw siya. Yan. Bali, ganyan siya guys. Napakaganda. Simple nga lang ito. Kapag install natin to sa ating park light, sa ating motor, tapos sa flasher. Bali, sa susunod na lang natin gagawin yung ano. Kasi hindi pa tayo naka-fix mode eh. Pag pinix mode natin yan, sasabay yung pag-ilaw ng flasher. Gusto natin yung fix mode. Pwede nyo tingnan. So, okay na to. Try naman natin. Kabit na natin siya. Bali, kabit na natin to. Dikitan na natin siya dito. Para maayos na. So, bali nga guys, didikitan na natin to ng glue stick dito. Konti lang ha, kaya na mga ka-motor feed.
na guys, bali na lagyan na rin natin ng glue stick. Natapos na natin, bali lagyan natin siya dito, dito. Tapos nilagyan na rin natin dito yung mga butas para hindi pasukan ng tubig yung mga tinabasan natin. Bali nilagyan na rin natin dito. Yan. Tapos inayos ko na rin pala, bali nilagyan ko na rin siya ng shrinkable tube. Inayos ko na yung mga wire, pinagsama-sama ko na sila. Ito. Pinagsama-sama na natin para maayos. Tapos bali kakabit na rin natin 'to, no. Bali dito, pagsasama-samahin lang natin lahat ng negative. Lahat ng negative. Bali ito yung kakabit natin sa negative. Tapos yung pula dito naman na pagsasama-samahin naman natin para dun sa park light. So may dalawa tayong hiniwalay dito na kulay pula para dun sa flasher. Bali kakabit natin ito kung tigisa sa left and right. Tapos ito ikakabit natin ito dun sa park light. Sa park light. Tapos ito sa negative. Bali testing lang muna natin kung sakali. Bali yan ang magiging park light. Tapos ito yung kakabit natin para sa mga flasher left and right. Ito yung sa left, ito naman yung sa right. Bali, ayos lang muna natin sa right para alam natin kung saan natin siya kakabit. Balatan na natin yung right para alam natin. Ito yung left. Bali, kakabit na natin siya dito. So bali dun sa anong motor natin guys, ganito yung position ng pagkakanon natin. Ganito siya. Bali baling ginawa ko motor beep, pinutulang ko muna siya. Bali masyado siya mahaba, lilitan lang natin ng konti. Bali dito lang natin siya kakabit. Gagamit lang muna, kakabit lang muna natin sa beep lang natin. So ayun na mga ka-motor beep. Yun nga mga ka-motor fino, bali hindi pala kasha dito, hindi magkakasha dito yung ano natin dahil masyado palang mataba to. Bali yung ginawa ko na lang, naglagay na lang ako rin ng bar na medyo maliit-liit, tapos ikakabit na lang natin siya dito, dudugtong na lang natin. Bali ito nga palang inalan natin na to, ito yung positive tsaka negative ng park light natin, tsaka yung negative na pinagsama-sama na natin lahat pati dito sa flasher natin dito sa negative. So guys, pag pala naglagay kayo ng ano dito, tatandaan nyo itong linya na to, itong na to, pinakaharap. Bali pag nagkabit kayo dito, yung position ng park light natin o yung ano natin dun sa motor, yung dun sa may smiley, ganyan siya. So yung
ito yung pinaka pattern natin, no, ito yung pinakaharap niya, yung pinakaharap. So tapos yung negative natin, dito natin siya ikakabit dito sa right side, sa itaas, right side sa itaas dyan, dito siya. Tapos yung blue wire naman natin dun sa motor, yung which yung dun sa smiley natin, yung pagkakabitan natin sa may park light or yung blue wire, bali wala kasi yung makitang kulay blue na wire, bali ito na lang yung ginawa ko. Tapos dito naman siya sa ibaba ng pagitan nitong black, bali dito kabila lang, ito yung park light, yung blue wire na natin. Tapos itong dito sa kabila kung saan yung flasher natin, flasher, bali ito to, papagita ko na sa inyo sa screen, i-show ko sa inyo sa screen kung saan siya ilalagay, itatap yung position ng ano. Meron dito yung brown wire, dito po yung left flasher po natin. So dyan po siya, no guys. Then dito naman po sa itaas, yung green wire. So ito naman po yung right flasher naman po natin, green wire. So dahil gusto ko sana sundin yung kulay ng ano talaga, kaso lang mahirap tayo maghanap ng mga may kulay na ganun na mga wire. So ganito na lang yung ginawa ko, no? So okay pa dito guys, pwede po post ka naman sa ano yan, makakita ko sa inyo. So kabit na nga natin ito muna dito. So dito nga ikakabit ko na to, ito namang black wire natin, ikakabit lang na siya dito. So bali lalagyan natin ito ng shrinkable tube, bali gagawin ko na lang dito sa park light natin, lalagyan ko lang ng blue na shrinkable tube para mahal natin, no. Tapos kailangan din natin ng lighter, so kakabit ko lang muna ito dito. So lagyan muna natin itong shrinkable tube natin dito. Siya mga motor P. Tapos ito naman sa ibaba, balit yung magiging pattern natin ng mga motor P. Tapos kakabit naman natin sa ibaba nitong black, ito yung blue o yung park light natin. Ito lalagyan natin ng blue na lang na shrinkable tube para ano natin siya, na siya yung kulay blue mula dyan sa park light. So ito naman yung kakabit naman natin dito. So ayan, so ano rin natin ng mga motor V. So dito naman sa kabila mga ka-motor fee, dito naman yung flasher natin. So gagawin natin dito, putulin na lang rin natin flasher. Ito naman yung sa flasher natin, bali titingnan natin dito mga ka-motor fee muna kung saan dito yung left and right natin. Tetest muna natin siya kung saan yung right flasher tsaka left flasher natin. So ito yung sa left flasher natin ng mga motor fee, left flasher. Tapos so dito yung right flasher naman natin sa kabila. So yun nga, ito yung left, ito yung right. So dito yung left natin. So dito yung left natin, balatan na natin tong left. So itong left flasher natin mga ka-motor P, ito yung install natin, ito yung install natin doon sa brown wire doon galing sa flasher relay natin. So doon,
Ito yung sa brown wire natin. Ito yung lalagay natin doon sa brown wire. Yan. Brown wire. So, pag naka ano tayo pag ganyan. So, yung brown wire natin is nasa itaas. So, ito namang brown wire. Ito naman yung left flasher natin. So, dito sa itaas, dito, ito yung pattern natin. Ito yung green. So, ito naman yung right flasher natin. So, pagsamahin lang muna natin itong mga motor fee. Ay, kabit lang muna natin yung shrinkable tube natin. Yung kakalimutan. Tandaan nyo guys ha, huwag kayong palilito. So, dito naman, ito yung magiging pattern natin. So, dito sa itaas, ito yung green wire natin. Ito yung right flasher natin. Tapos sa ibaba naman niya, dito, ito naman yung left flasher natin, yung brown wire. So, ito. Ayan. Kabit na natin siya. So, kabit na nga natin itong shrinkable tube natin. Tapos na rin natin dito. Kabila. So, bali guys, ito na nga natitira natin. Ito na yung ito yung sa left flasher natin. Kumbaga yung brown wire, ito yung sa left flasher natin. Tapos kabit na natin itong sa right flasher natin. So kabit na nga natin itong mga motor fee. Yan, ganyan lang siya, no? Tapos lagay lang natin ito. So yun nga mga motor fee, na install na natin siya, nakabit na natin. Bali gagawin natin, kabit na natin to sa testing muna natin. Testing natin siya sa motor. So ayun nga mga motor fee, bali tapos na tayo. Bali kakabit na nga natin itong ginawa natin, no. Yung minodify natin, binago natin siya. In-spray natin siya ng flat black or matte black. Silagyan natin ng eye line, tapos lagyan natin ng eagle eye. So eagle eye mula dito, 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 tsaka dun. So ikabit na nga natin. So bali nga mga motor fee, kakabit na nga natin to, no. Ilalagay na nga natin to. Kakabit na natin to dito. Bali, ilalagay lang natin siya dito. So, update ko lang kami amaya. So, yun nga mga motor fee, kabit na nga natin to. Ilalagay mo lang natin yung mga tornillo dito. Tapos, kabit natin yung tinanggal nating ano dito. Kabit natin dito. So, yun nga mga motor fee, na ibalik na nga natin yung mga tornillo. Then, naikabit na nga rin natin to. So, naikabit na natin yung mga tornillo na kailangan natin ibalik. So tingnan muna natin. So bali ganyan nga siya mga motor fee. Ayan. So bali ganyan nga siya mga motor fee, no. Ayan. Abit na natin. So balik na natin to sa pinanggalingan niya. Balik na natin siya dito. So ikaabit na lang natin siya uli dito. Update ko na kayo mamaya. So bali nga mga ka-motor fee, ibabalik na nga lang natin itong parents natin dito. So kakabit nga lang natin siya dito, no. Diretso lang to. So ganyan. Ayan. So plug and play na lang siya. So use lang natin. So ay may ikakabit nga rin pala ako, nakalimutan ko. So mga ka-motor fee, no. So binili ko ito nung nakaraan lang. So ikakabit na rin natin dito. So ganyan. So napang kumula ng pwesto. Yung mga tabiyo natin ng mga motor feedback, subukan na natin. So, balik na natin yung mga tabiyo, mga pinagpanggal natin.